So, siyempre po mga kabayan, na meron tayong mga Coast Guard ngayon dito sa ating Manila Bay na talagang nagbabantay, no? Kasi nga, ECQ pa nga tayo. Mga kabayan ay magandang araw po, Luzon de Zayas at Mindanao. Yan, nandito po nga tayo ngayon dito sa ating Remedios, no? Nag-update po tayo ngayon dito dahil meron po tayong barge na dumaong dito. Ayan po yung ating barge. Siyempre mga kabayan, meron din po tayong ginagawa talaga dito ang ating mga kabayan ngayon dito sa ating Manila Bay, no? Ang paglalagay nga ng bakal doon, no? Parang gagawa sila mga kabayan, daungan din ng barge. Kasi kasi mga kabayan na doon sa kabila, kasi pag merong sigurong dumaong na malaking barge doon, ay hindi po sila makakadaong talaga doon kasi mga kabayan ay mababaw na doon, no? Mababaw na yung tubig, no? So ito po mga kabayan, ano, meron silang ginawa rito. Yun nga, nakaraan kung nakakita niyo po yung last update natin. Parang kunikta po siya doon sa ginagawa nila. Parang so ito, tingnan niyo 'to mga kabayan, oh. Ayan po. So ito na ba, no? Ito na ba ang sinyalis ng ating pagbabago na dito sa ating Manila Bay? Tuloy-tuloy na ba ang rehabilitation ngayong araw na ito? O sa mga susunod pang araw, may darating na ba na, no? Pagka natapos na po ang kanilang ginagawa dito ngayon. So may nilalagay silang bakal dun sa may ating dagat. May tinutusok sila na bakal. Siguro mga ganito kataas ng niyog. Ayan, mga ganyan po kataas ng niyog. Ayan, o. Sulid na sulid yung bakal dito mga kabayan, no? Ano to, gagawa sila ng dik? Dik ba? Dik? So, siyempre mga kabayan, natuloy tayo dito, no? Sa ating mga kababayan dyan, na ikong bago pala ka palang kay Tropang Ilonggo, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel. Siyempre, click na rin ang ating notification bell for recommendation na lang po sa aking YouTube channel. Ayan po yung ating birds, oh. So ano kaya, no? Ano kaya ang pakulo ang gagawin dito, oh, no? So ito ba pagka naayos na ba ay tuloy-tuloy na ba ang ating rehabilitation kapag natapos ang proyekto na ito, ang project na ito, kung ano man ito mga kabayan. So ayun, no? Ayun mga kabayan, no? Ayun, no? Ayun, kung nakikita nyo po yun, no? Ito po yung bakal na sinasabi ko na tinusok dito. Ayan. Ayan po mga kabayan, no? Ayan, no? Ayan po mga kabayan, yan. So yan po yung kanilang ginagawa ngayon dito. Siyempre po mga kabayan, no, itong ating construction ongoing tayo dito mga kabayan, kaya bawal po muna tayong pumasok dito, lalo na ngayon, no, ay nakalagay na bakod. Meron po mga nakalagay na bako dito kaya hindi po tayo makakaano. So siyempre po mga kabayan, na meron tayong mga Coast Guard ngayon dito sa ating Manila Bay na talagang nagbabantay, no? Kasi nga ECQ pa nga tayo. So meron tayong nga tatlong Coast Guard dito na nagbabantay kasi bawal pa po tayo dyan sa seawall. Ayan, so dito muna tayo na mga loading. Ayan po mga kabayan, no?
ating tatlong coast guard dito ngayon sa ating Remedios. Ayan mga kabayan, siyempre mga kabayan, bawal pa rin naman tayo dito, no mga kabayan, dahil pinagbabawal pa po talaga tayo dito ngayon sa ating Manila Bay na talagang siyempre isig ko pa rin. Huwag na po muna tayong pumunta dito sa ating Manila Bay mga idol. Yan, siyempre maglakad-lakad muna tayo dito habang nag-update, no? About dito sa ating kaganapan dito nga sa ating Manila Bay Rehabilitation mga idol. Yan, maraming maraming salamat sa patuloy niyong pag-support dito sa ating YouTube channel, siyempre mga kabayan. Yan. Po, no? Napakalinis na po talaga ng ating sidewalk ngayon, lalo na wala pong masyadong tao dito sa ating Manila Bay, no? Konti lang yung tao, only the coast guard, kasi nandito po sila para sitahin, no? Yung ating mga kabayan na nandito ngayon sa ating Manila Bay. Yan naman po yung ating pipeline, nakaistipot ng ating pipeline, no? Hindi pa na ilalagay, no? So kala ko nakaraan ay yung pipeline talaga ay kanila nang hihilain papunta dun sa ating idudugtong dun sa mga nakaraang pang nilagay nila dun sa ating paura. Ayan, syempre mga kabayan, no? Ayan po mga kabayan, nakaabang po ang ating coast guard. Kaya sa ating mga kababayan dyan na gusto nga pumunta pa dito sa ating Manila Bay, lalo na ACQ, ulit-ulitin ko po sa inyo mga kabayan, bawal po muna tayo, no? Bawal na buha, bawal pa po tayo nga pumunta dito sa ating Manila Bay. Ito naman po, no, ang bagong itinanim na niyog dito sa ating Manila Bay. Totally, no, araw-araw po sa dinidiligan. Kaya ayan mga kabayan, nabuhay na buhay, no, ang ating niyog dito sa ating Manila Bay na bagong tanim. Ayan po. Ayos to mga kabayan, no? Saglit lang ang uugulin natin na taon, no? Ilang taon na siguro to ay malaki na kagad kasi kinan yung mga kabayan, malaki na siya, oh. Katulad pa nagtatanim ko sa probinsya, kailangan talaga manggaling sa Bukol, eh. Yung galing talaga sa seedlings, no? Mga kabayan, hindi katulad dito. Ngayon, no, ay malaki na itinanim. So, mabilis lang ang recover niya, no, mga kabayan. Hanggang doon po yung mga kababayan, ay meron po tayong mga niyog na itinanim, no. So, ayan, bisitahin natin yung mga itinanim natin na niyog, mga kabayan. Tuloy lang po tayo, no, mga kabayan, para makita nyo po ang ating bagong itinanim na niyog. So, ayan po mga kabayan, nandito tayo, no. Ayan po mga kababayan, kung nakikita nyo po yan, ito po yung ating bagong itinanim na niyog, kasama yung nandun kanina. Ayan po mga kabayan, no. Buhay na buhay, buhay na buhay. Unbelievable mga kabayan. Ayan, no, maabot na nga nila yan, no, yung matagal na naniyog, no. Tingnan nyo naman kasi malapit na mamatay, oh. Ang liit na ng kanyang puno. Tapos ano, parang isang hangin na lang, no, malakas na hangin ay mapuputol na. Ayan po mga kabayan, no. Ayan. So 60 coconut tree planting pa po ang gagawin dito sa ating Manila Bay. So siguro to siguro mga nasa 30 coconut tree planting nandito ngayon. So hindi kasi natin na-update, no, kung nakarang pagtanim dito, kung ilan pong natanim na coconut tree planting dito sa ating Manila Bay mga kababayan. So siyempre mga kababayan, siyempre bihira lang tayo mag-vlog, eh, kasi focus muna tayo sa work, no. Pero araw-araw naman may update ako about dito sa ating Manila Bay. Siyempre minsan kasi ay pupunta tayo sa trabaho, lalo na ta pandemic ngayon mga kababayan. Mahirap mag-update, no, about dito sa ating Manila Bay dahil marami tayong mga police at coast guard na nandito palagi na nagbabantay sa ating Manila Bay. Ayan, dito naman po sa ating sidewalk, siyempre mga kababayan. Ayan, tingnan nyo naman yung ating sidewalk kung gaano kalinis, no. So dito po sa ating sidewalk mga kababayan ay napakalinis na. So sa ating mga kababayan na nagdudumi pa rin dito sa ating Manila Bay, shout out din po sa inyo at maraming maraming salamat. Sana, no, maisip na natin ang disiplina sa sarili. Yun lang po ang pasasalamat ko sa inyo.
sana maisip nyo ang disiplina sa inyong sarili para wala na po tayong basura dito sa Manila Bay. Ayan po, hanggang dito na lang po, no, ang ating latest update about dito sa ating Manila Bay. Thank you so much at magandang araw po sa inyong lahat, at sana po ay may naibigay akong update sa inyo ngayong araw na ito, mga kababayan. Thank you so much at magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Tropang Ilonggo, siyempre mga kababayan, subscribe na po tayo at click ang ating notification bell or recommendation na lang po sa ating YouTube channel. Maraming salamat at God bless po.